Nemulas Asia Song Festival sa Busan, South Korea. So happy ako kasi sobrang nilang na-appreciate na nag-Korean ko ako. Siyempre parang hindi nila in-expect yun. Kahanin din nila si Tourism Secretary Bernardo Lucuya para sa kampanya niya sa responsabling pagtaguyod ng tourist spots tulad ng Boracay. Inimbita ka naman ng DNR at 89 Miss Earth 2018 candidates na paging bahagi ng reopening ng Boracay ngayong Oktubre. Ito'y para ipakita kung paano na ibalik ang dating ganda ng kalikasan pagkaraan ng rehabilitasyon. Pagbago ng Pilipinas sa Miss Earth ang modelo si Silvia Cortesi. Inaasahan din ang panalo ni Nakationa sa Miss Universe sa Thailand, Katarina Rodriguez sa Miss World sa China, at isang manalo sa Miss International, at Michelle Gumabaw sa Miss Globe ngayong Nobyembre at Disyembre. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Abangan exclusive para kay nakaadok na sumali sa dance contest humano, tirador pala ng cellphone. Police na nagpapantay lamang sa checkpoint at sugatan ng mabangga ng Lasheng na driver. Yan at ilang pang nagpapagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sa kanila ang lalaking may dalang mga papel. Inalok silang sumali sa isa umanong dance contest na maghihintaan para raw sila sumikat. Habang nagsasalita ang lalaki, sinusunod ang lalaki sa isang laundry shop. Nagpunta naman ang lalaki sa isang laundry shop. Abala noon sina Veronica at Delia. At gaya ng dati, kinausap sila ng lalaki at tinakpan ng papel ang kanilang cellphone at saka kinuha bago sumibat. Nilito raw sila sa binibida nitong sayawan. Kinilos niya po kaya po, paper daw po ito. Walang bayad, punta lang daw po kami. Walang address and walang date. Pareho rin suspect ang dumali sa cellphone ng isang grade 10 student sa San Juan noong isang linggo. Pero hindi laging matagumpay ang lalaki dahil sa isa pang computer shop. Matapos naman niyang takpan ng papel ang cellphone kahit nakuha niya ito sa simula. Nahulog din na isang pagmamadali. Pinakalat na ng barangay at Marikina PNP ang litrato ng lalaki. May paalala naman sila sa publiko. Kung walang clearance sa barangay, gorilla interpreted iba yung kanilang papay. Sa pamamagitan ng public awareness, mapabawasan po ang krimen. At the same time, mawawalan po lang sa krimen. Paliwanag ba ng pulisya na kahit hindi per month, patuloy ang modus operandi ng mga ganitong tao. Kaya't mahalaga na mag-ingat ang publiko para maiwasan na maging biktima. Kevin Mar-
tumatungulo. Nagtangka umanong tumakas ang nakapangga sa kanya, kaya hinabol ito ng tatlo niyang kasamahan at nahuli ang driver. Naamoy nila na amoy alak at kanilang lasing daw. So ang ginawa nila, dinala nila sa Jose Reyes para sa alcohol analysis kung saan positive. Ayon sa kay Tio Juan sa Quinti, mga buwabiyaheng riding in tandem ang binabantayan nila sa checkpoint kagabi. Pero dapat ay bahagyang babagal ang takbo, pati ang ibang sasakyan para iwas aksidente. Tumangging magpa-interview ang driver ng AUV na nasa kustudiya na ngayon ng police. Nakatakda siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries at drunk driving. Alex Halandoni, ABS-CBN News. At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Magyang lumapit po sa extreme northern Luzon ang binabantay natin low pressure area. Ito po ay nasa 545 kilometers east ng Pasco, Batanes. Hindi na ito nakakapekto sa ibang parte ng bansa at hindi rin inaasang lalakas o magiging bagyo. Pero bukas makakaranas ng paminsan-minsan pula ng Aurora at Northern Quezon dahil po sa northeastern wind. May chance rin ng thunderstorm sa Baguio, Dagupan, Sambales, Matangas at dito rin po sa Metro Manila. Pero kahit may thunderstorms, mainit at malinsangan pa rin ang panahon bukas. Lalo na dito sa Metro Manila, Dagupan at Kabaratuan. Meron po tayo 39 to 40 degrees Celsius na index. Sa Visayas, pwede po maglabas sampay bukas dahil magiging maaraw at mainit ang panahon. Sa Mindanao, good weather po bukas sa Davao at Surigao kapag may chance naman ng panadali at ulan sa Zamboanga, Bukidnon at Cagayan de Oro. Yan ang lagay ng panahon. Lagi natin natandaan, ang buhay ay weather, weather lang. Kontribusyon sa SSS inaasahang tataas. Yan ay kapampalita sa pagbabalik ng TV Patrol. At the Donald Tom Twister. Impossible. You know what's possible? I'll tell you what's possible. You can send money to your Monica, your Monico, your Booty King, and your Tupac, and of course, your loved ones in the Philippines. Just download the Remitly app or visit the Remitly website and sign up. It's fast, convenient, and with a high exchange rate. Quickly, safely, Remitly. Pero uunti-untiin ang pagpapatupad hanggang 2025. Ang
pesos na monthly contribution ni Perlin bilang self-employed halimbawa, magiging 12% o 369 pesos and 60 centavos sa unang dalawang taon hanggang maging 379 pesos and 50 centavos sa 2025. Ang mga employed naman susundin pa rin ang hatian na 8% sa employer at 4% sa employee. Naratipikahan na kasi ng Senado at Kamara ang panukalang batas na naghihintay na lang ngayon ng pirma ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa labor group na ALO-PUCT, hindi nila tututulan ang dagdag kontribusyon. Pero sa oras na lumala pa ang sitwasyon ng ekonomiya, ay hihilingin nilang isuspindi ito. Ayon naman sa SSS, maraming provision sa panukala ang makakatulong pa nga sa mga miyembro. Katulad ng insurance pag nawala ng trabaho, mas malaki din ang benepisyo kung lalaki ang kontribusyon. Ang katumbas niyan, security, na kung may mangyari sa iyo, may tulong na maasaan ang iyong mahal na pamilya. Ayan, nasa 16 billion pesos ang nakikitang revenue ng SSS mula sa contribution hike kapag ito ay naipatupad. Umaasa din ang SSS na makakatulong din sa pagpapahaba ng buhay ng kanilang pondo ang dagdag contribution. Kung ngayon ay hanggang 2032 lamang, inaasahan nila na madadagdagan pa ito ng 6 na taon o hanggang 2038. Ibig sabihin, mas marami pang maseservisyuan sa mas mahabang panahon. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Pensyon sa isang mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City nang magkaharap ang mga tauhan ng optical media board at mga may-ari ng ilang stores doon. Nakunaw pa ng video ang pangyayari. Nagpapatrol Dolan Castro. Sa video kuha ni AG Pangandaman, mapatras sa kanya ng uniforme ito kanina ng optical media board na nagkasagawa sa kanyang raid sa loob ng isang mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City. No. Language, right? Right to the F word. And mention the promo code RIA TFC18 on your first
ng social weather stations na isinagawa mula March 22 to 27, lumabas na lima sa 10 Pilipino ang payag na ibalik ang parusang bitay sa bansa sa mga rinig may kamatnayan sa ilegal na droga. Pero kung may iba pang alternatibong parusa tulad ng pagkakulong ng 20 taon hanggang habang buhay, tatlo na lang sa 10 Pilipino ang tatlong sa death penalty. Pero kapag rape na ang pinag-uusapan, apat sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa death penalty. Well, I think of the water. NWS, ngayong World Day Against Death Penalty, ang paglabas sa survey. Our survey showed that if people were given a choice, 7 out of 10 would not choose the death penalty. Muling itiliin ng CHR na hindi kailangan ng death penalty dahil mas kaunti ang pumapabor na Pilipino at kahit isinusulong ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos lahat ng Pilipino naniniwalang Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay ng tao. Mahigit kalahati rin ng mga Pilipino ang nagsabi na may hirap lang ang napapatawad ng death penalty. If there was no death in the crime, then a prison sentence is proper instead of death. That's the strongest attitude. Pero lumalabas din sa survey na mahigit sa kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang makapagbibigay ng hustisya sa pamilya ng biktima ang kamatayan ng may sala. Ayon sa CHR, bibigyan nila ng kopya ng survey ang Kamara at Senado kung saan nakapinpin pa rin ang panukalang batas na pumubuhay sa pitay. Adrian Ayanis, ABS-CBN News. Joint resolution sa opposition senators Kiko Pangilinan at Pamakino na humihiling kay Paulong Duterte na suspindin ang Ryan, did you just fart? No. You're in trouble then. Kill him. Better. Oh, you're in trouble. Susunod na kapanata. Doris Bigonia, ABS.
Cathedral. Yan ang ilang pangkapok na balita sa pagbabalik ng TV Patrol.